Una mga kababayan, yung news release ng Presidential Communications Office in relation sa naging meeting ng ating Pangulong Bongbong Marcos with the Chinese Foreign Affairs Minister na si Kim Gang. Basahin ko na lang po sa inyo para hindi tayo ma-lost in translation. Nag-opening statement kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa meeting, nilalayed ng mga invited members of the media. Pero pinotol po. Tapos, pinalabas yung mga members ng media kasi may mga delikadong pag-uusapan doon na dapat hindi po pinapublish. So, naintindi naman yon mga kababayan ng mainstream. At saka, para ma-avoid yung lost in translation. Kasi nga po, ang ginagawa, hindi man lahat ha, kasi ako dati ako sa mainstream. Ang ginagawa kasi ng iba sa mga reporters, sa paggawa ng istorya, sa pagsusulat ng istorya, sinasama nila yung kanilang sariling interpretation, kaya nagkaroon ng lost in interpretation. Hindi dapat ganun po. Di ba? Pag medyo malabo yung statement, duda, kailangan may follow-up questions, clarification. Tulad ng sinabi ng ambassador, yung iba kasi gustong-gusto ng controversy. Kaya nag-i-inject sila ng kanilang sariling interpretation at opinion. Ayon, nagkakagulo. Kailangan, pag reporter ka, objective. Noong ako station manager pa, dito sa local station, yun lagi ang nililecture ko sa aming mga staff, yung mga reporters. Iba yung commentary, tulad nito ang ginagawa natin, analysis, commentary, opinion. Doon sa mismong pagsusulat ng balita, report, dapat walang dagdag, walang kulang, at free from any personal interpretation, isulat mo lang. Pag duda ka sa sinasabi ng ini-interview mo, then mag-raise ka ng point of clarification, tapos isulat mo lang objectively. Yon ang tama. Di ba? Ngayon kasi lahat na opinionated po. Daming karga. Yan tuloy, nagiging propaganda po yung mga balita. But before ko mga kababayan, ibigay sa inyo yung lost in interpretation. I mean, ito ano po, press release, babasahin ko sa inyo. Walang dagdag, walang kulang. Kung ano ang nasusulat, yung news release mismo, babasahin ko lang. O, bala na kayo kung ano yung gustong sabihin ninyo, gustong isipin ninyo. Please, mga kababayan, sa page ng Presidential Communications Office, pahayag ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tungkol sa kanyang pulong kasama si Chinese Foreign Affairs Minister Kim Gang. Sabi rito, some of the pronouncements that have been made recently by our two countries and many other countries might be misinterpreted. So today, it was really useful that we were able to speak with Minister Kim Gang, the Foreign Minister of China, so we can talk directly to one another and iron things out. It's very, very useful and very, very productive that Minister Kim came here in that we were able to talk things a little bit through. Make plans for the future, continue to work on growing the relationship between the Philippines and China, not only in the economic field, but in the cultural and educational and other exchanges. As to the conflicts, we agreed to establish more lines of communications so that any event that occurs in the West Philippine Sea that involves China and the Philippines can immediately be resolved. So we are currently working on that and are awaiting the Chinese response. And we are confident that these issues would be worked out. That would be mutually beneficial for both our nations. End of the message mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw, walang dagdag, walang kulang. Para maiwasan natin yung lost in interpretation. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo dyan. Ito, yung personal kong pwedeng mali ako, pwedeng tama rin. Yung personal kong pananaw. Gusto kong isiperate yung press statement ng ating Pangulo sa ating personal na pananaw. Di ano niya, Mr. Maravillas, tingin mo,
lost in interpretation talaga yon. Palusot lang yon. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Palusot pala niya, Mr. Maravillas. Nabilag kasi yung kanilang ano. Pananaw ko lang pa. Sabi ko sa inyo, baka mali din ako sa aking sinasabi. Kayo, anong tingin ninyo? Lost in interpretation talaga? O nagpapalusot lang yung China? Buti na lang, mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na give in na po. Para lumalabas, yung ating Pangulo pa yung pinagtatakpan yung ambassador, di ba? Para hindi mapaiyak. Talagang ang hanap, ang objective ng ating Pangulo, i-resolve po ang differences sa tahimik na no, peaceful na pamamaraan. Doon tayo, ano, salute to our president. Hindi siya tulad ng mga senador tulad ni Risa. Gatong! Lalong pinainit po yung ano. Gustong palayasin yung ambassador po. Dapat niya, palayasin na yan. Ipatawag yung ambassador. Pagkatapos, palayasin. May judgment agad si Risa Ontiveros. Hindi pwedeng maging pangulo ang mga ganyang mainitin yung ulo. Dapat kalma lang. Ito yung tama na mga statements. Yan, yan, Mr. Maravillas. Dapat ba na magtiwala ng lubusan yung ating pangulo sa mga sinasabi ng foreign minister? Marunong na po niyan, dumiskarte yung ating Pangulong Bongbong Marcos, at may mga advisors naman siya para tama yung mga steps na dapat niyang gawin, mga kababayan. But I think the president will continue with his dealings, mga kababayan, with the Americans, kasi na-invite siya, mga kababayan, ni Joe Biden. At yung mga plans para palakasin yung ating defense, tuloy-tuloy po yon sa tingin ko po. Kasi sabi ko nga, Mr. President, pag alimbawa nadala kayo sa ano, sa mga panliligaw, okay man po yung panliligaw. Kaya lang, dapat may mga reservations tayo. Babalik yan sa dati. So nakita natin, effective yung inyong mga actions. Natataranta sila. Naging hysterical, mga kababayan. And that's the reason why nagpadala ng tao, yung top diplomat mismo, yung China sa atin, para i-tone down yung namumuong ano, the brewing ano, tensions. Yung lalong pag-init ng tension. Iawin naman tayo na ang ginagamit ninyong strategy, yung art of war ni Sun Tzu. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ano yung sinasabi sa art of war ni Sun Tzu? Yung Chinese general, ibigay ko sa inyo, mga kababayan, kung ano yung sinasabi ni Sun Tzu sa pakikipaglaban. And malamang, mga kababayan, ito yung ginagamit ngayon na strategy ni Xi Jinping at sa kanang-ganyang sugo dito sa ating bansa. Yung ambassador and lalo na yung top diplomat. Sabi dito, victorious warriors, ay si Sun Tzu po, isang Chinese military general noong panahon pa, sabi rito, victorious warriors win first and then go to war. Ganon pala yung strategy, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga Chinese, wini-win tayo. Yung mga Pilipino, lalo na yung mga leaders natin, at nagtagumpay sila. Kaya yung mga umupo tulad ni Kurikong, kasama si President Digong, nawin nila yung favor para sa kanilang interest. Di ba yun, lagi nating dinidiscuss ng panahon ni ano? Panahon ni Kurikong po, tinatalsik yung mga Amerikano. Kasi, mga kababayan, yung mga nailagay natin ng mga leaders, pro-China, pinalayas yung military ano, basis dito. In until today, ganon ang linya ng kanilang mga propaganda. At nakita ninyo yung mga defense analyst pong ini-interview sa mainstream.